Hi guys, ayo po ay bumaba lang dito sa isang area ng Sharjah. Nakita po kasi natin yung isang magandang lugar dito. Ayan o, yan, magandang lugar na kung saan ay pwedeng mag-picnic-picnic rito. Kung halimbawa gusto nyong mamasyal dito at sa itong damo-damo na to, pwede kayong mag-upo-upo rito at magdala ng pagkain dito. Kung may mga pamilya kayo, mga anak, pag oras ng gusto nyong palipas ng araw, oras muna bago umano ng bahay, pwede kayo dito pumasyal. At ayan o, oh, ang gaganda ng mga puno ulit. Ayan. Yung kung gusto nyong maging relax ang inyong mga mata dito, pumunta lang at tingnan yung mga naglalakihang mga building. At yan, pwede po tayong tumira dyan kahit mga simpleng trabador lang tayo rito, pwede po tayong tumira dyan. Hindi katulad sa atin ay yung mga yaman at mga mapipira lang po ang pwede tumira dyan. Dito, katulad dito, mga matatayog na building. Ayan. Ayan, matataas na building. Ayan. Ayan, mataas na building. Ay, mayroon po din tayong mga kabayan na nakatira dyan. Hindi po lahat ng mga matataas na building dito ay ang nakatira, mga mayayaman lamang. Iba't iba po, iba't ibang lahi. Nandyan, halo-halo. Kaya tayo ay mga kabayan. Sa Pilipinas ay para naka-condominium unit na rin tayo dyan. Naka-condo na rin tayo. Kaso nga lang sa atin, yung may mga mapipera lang, ang sinasabi may kundo sila. Dito naman, kahit ordinary yung trabahador lang tayo, pwede tayong tumira sa mga matataas na building na yan. Kasi mayroon silang tinatawag na bed space, partition, pwede kang kumuha ng isang kwarto, halimbawa tatlong kwarto, tag isang kwarto ng mga may-ari ng bahay, isang kwarto sa kanila, pinapaupahan po nila yung mga kabilang kwarto. Kaya po, para karagdagan lang sa pang upa. At yung iba naman, may kutintubo, ganun po yon dito. Pero ang mamahal ng mga building na malapit dito po, pero kayang-kaya yan na may mga kabayan dito na magagandaan trabaho. Tayo mga kabayan dito na magagandaan trabaho, siyempre sila po yung may pwedeng kumuhaan mga building. Ayan, ay mga nasa, yung mga nandito, 60,000 dirhams, 40,000 dirhams, 80,000 dirhams. Ang isang ano, minsan tatlong kwarto, dalawang kwarto, depende po sa kung bago o luma ano yung building. Kayang-kaya po yan ng ibang natin mga kabayan dito. Kaya ang ginagawa ng iba, mag-business na lang, mag-share na lang ng partition, kalahati yung kwarto, para makapwede silang tumira. Yan po ang ano dito, labanan. Para maintindihan po natin lahat na ang mga ano po dito sa abroad ay pwedeng tumira. At na lang, sa share na lang sa mga bayarin ng kliyente at sa mga bayarin kung ano doon na sa siwa, sa tubig at saka sa kuryente. Maganda po kabayan, no? Maganda yung lugar. Ayan, no? Dito, pwede tayong kumain, pwede mag-relax at ano, sa oras ng lalo pagtaglamig na ang panahon. Ayan po. Ayan po ang ating ano dito. Kung sino po yung may pwedeng kumuha ng flat. Ayun, kung ikaw ay medyo nakakaluwag-luwag, ikaw yung kukuha ng flat sa mga building na nakapangalan sa iyo. Pero ito po ay renta lamang. Magkaroon kayo ng tenancy contract at i-apply mo ngayon sa municipality rito at nakapangalan sa iyo. Kaya ikaw ang may hawak ng flat na 'yon, yung isang unit na 'yon. Yung kwarto lang ay yung isang unit lang, mga tatlo ang kwarto, parang ganun. Kasi kailangan i-apply pa sa municipality na rito, approve pa para walang para tayo ay sumunod sa rules and regulations nila dito. Yan po ang ano nila dito.